Paano ba tayo napunta dito, Lord? Ano bang tinutukoy mo? Yung sitwasyong ito o yung punto ng buhay natin? Siguro, pareho lang yun. Kasi ako, hindi ko naman ginustong pumunta rito pero nagpunta ako rito. Tulad na lang sa punto ng buhay ko. Hindi ko naman ginusto yun pero wala eh. Para akong laro ang dere mo. Hindi ko nga din alam. Akala ko, magiging masaya na lang tayo. Yung tipong tawanan na lang. Kaso parang ganun din ako eh. Napunta nga lang siguro ako dito dahil nakita kita. Tapos, yung mga kailangan kong gawin, kahit ayoko, gagawin ko pa din. Bakit ba ganun ang mundo? Kapag lalaki ka, kailangan matikas ka. Kapag lalaki ka, kailangan matalino ka daw sa mat. Kapag lalaki ka, kailangan hindi ka daw umiyak. Kapag lalaki ka, magaling ka daw dapat sumuntok. Ewan ko ba sa kanila? Alam mo, Miguel, mahirap din kasi ipaliwanag ang mga ganyan. Kahit nga kami mga babae, may problema din ganyan. Kapag babae ka, kailangan marunong ka mag-ayos. Pag babae ka, nagbibestida ka, nagpapalda ka. Pag babae ka, labi mo kasing pula ng siling labuyo ba yun? Tapos, pag babae ka, dapat mahina ka. Iiyak na lang kapag may problema, mag-iintay ng may sasagip sa'yo. Di ba pwedeng kami naman ang magligtas sa sarili namin? Eh, bakit hindi kaya natin subukang magpalit? Loko ka ba? Hindi ka sigurado kung gugustuhin mong buhay ko. Eh, bakit hindi mo subukang kwento? Sabihin mo lang sa akin. Ang dami ko nang pinagkwentuhan, Miguel. Pero sa bawat pagkukwento ko, inaasahan ko na lang na may makakaalam na pagod na ako, na kailangan ko ng tulong. Parang ganun ba? Kaso, wala talaga eh. Hindi nila maintindihan. Kahit na magkaiba tayo, ngayon alam ko na mabulag talaga sila yung totoong na ang mga bingi, sila yung totoong nakakarinig. At ang mga totoong nakakita. At totoong nakakapagsilita ay ang mga bingi. Tulad ng isang tao, babae man o lalaki, sumisigaw sa mga. Drama natin, no? Dito lang naman tayo sa rooftop, nagdradramahan pa tayo. Gusto mo lang ako pagkwentuhin eh. Oo naman. Bakit hindi, Lori? Saya kaya na may nakikinig sa'yo. Kalat! Di mo na nga maayos yung bahay, pati buhay mo, di mo maayos. Pwede ba? Tigil-tigilan mo yung kaingaw-ingaw mo dyan. Kung ayaw mo dito, di umalis ka na. Dyan ka naman magaling kuya eh.
Kapag alam mong pagod na yung tao sa'yo, imbis na ayusin mo sarili mo, gugustuhin mo na lang mawala yung tao. Bakit? Bakit kailangan pilitin ng mga taong ayaw manatili? Ganyan naman kasi yung mga babae. Kapag nakakita ng mas, tatakbo na agad. Mas malakas, mas matapang, may pera, mas. Ganyan na ba talaga kababatingin mo sa mga babae, kuya? Makakakain ka ba ng 3 beses sa isang araw kapag nawala ako? Gusto mo ako mawala, di ba? Sige, iiwan kita. Eh di lumabas din ang totoo. Naayon mo naman ang tili dito. Na napipilitan ka lang dito. Naayon mo na dito. Naisip ko nga na baka mas gusto mong bumili ng mga bestida at pampaganda sarili mo para may mas maggusto sa'yo. Paano na ako? Ano? Mahal mo na lang yung buhay mo. At ano? Kaya mo na lang ganito? Ganito yung buhay ko? Kuya naman! Akala ko kakampi kita. Kasi dati pinagtatanggol mo ako. Dati hindi mo ako pinababayaan. Hindi mo magpapakahirap ng ganito kung hindi ka malaga sa akin, kuya. Siguro nga, nagawa mo lang lahat ng yun dati kasi mahina ako. Oo, kuya. Babae ako. Mahina ako. Pero hindi ako nasuko. Ka nagkakanobyo kasi hindi ka marunong mag-ayos. Nakakantomboy. Hindi ko naman ho kailangan ng nobyo. Kaya ko naman ho mag-isa. Ay nako, imposible yan. Paano kapag may holdupper na pumunta dito? Sino magtatanggol sa'yo? Hindi mamamatay na lang ho. Huh? May palisong naman ako sa bulsa. Nagkwento na ako. Ikaw naman, Miguel. Yun na yung kwento, Lori. Oo. Ang ikli naman. Grabe. Nasa rooftop lang tayo. Wala tayo sa MMK. Aray! Kaya ka siguro na pagkakamalang tomboy kasi ang bigat ng kamay mo. Ay, grabe! Tapik lang yun, oy! Siguro. Kaya na pagkakamalan kang bading dahil malambot ka. Uy, sorry na. Uy, patawarin mo na ako. Oh. Alam mo, ayos lang. Siguro kaya rin tayo hinuhusga ng ibang tao kasi tayo mismo sa sarili natin. John, kamusta na sa trabaho? Okay lang naman po sa site pa. Kadalasan, dumainit. Pero, bilis naman pong gumawa ang mga trabador. Eh, ikaw naman, Miguel. Anong balak mong kunin? Media, akala ko ba engineer? Engineer? Engineer yan? Eh, hindi nga yun matalino sa mat. Palibasa, hindi tunay na lalaki. Kasi kung tunay ka lalaki, dapat magiging matalino ka sa mat. Diyan yung daliri mo. Nalampen nyo na naman yan. Kayan bakla eh. Si Lahis. Tama na. Psst! Sug pa ako. Anak, pabayaan mo na yung kuya mo. Baka tama naman siya, ma. Mahina ako. Malambot. Baby nyo. Mama's boy. Pamintaw si Lahis. Pero sana nga ginusto ko to. Sana nga ginusto ko to kasi lumaki akong ganito. Kasalanan ko ba yon? Kabawasan ko ba yon bilang tao? Shhh! Tama na. Alam mo naman yung kuya mong may pagkaulaga.
Tsaka, baka naiingit lang yun sa'yo kasi mas mahal kita. Kahit naman nung bata kami, kahit subukan kong maging kasing lakas o talino niya, ayaw niya. Nung minsang sumali ako ng basketball, ayaw niya akong isali. Kasi lampa daw ako. Hayaan mo na. Ma, magalit ka naman. Huwag mo akong itratong parang bata. Pasensya na, Miguel. Kung pinalaki kita ng bait, hindi ka gaya ng ibang lalaki dyan na mayayabang. Pero para sa akin, mas okay ka kaysa sa kanila. Sana nga ganun sila, ma. Yun nga. Simula nang kasi, ganun na yung pamilya ko sa akin. Oo, kasi mula nang nawala ang mga magulang namin, si Kuya na lang lagi ang kasama ko. Siyempre, kami na lang ang natira eh. Alam mo yun, isipin mo, nung bata pa ako, si Kuya na lang lagi yung parang natulong sa akin. Nandyan siya lagi para sa akin. Pag may kaaway ako, pagtatanggol niya ako. Siguro dahilan na din kung bakit ako naging matigas or naging parang lalaki ang galaw. Pero buti ka pa nga, pinagtatanggol. Ako kasi, yung kuya ko mismo yung nang-aaway sa akin. Tapos, nakala ko sila yung tanggap sa akin. May tanggap sa akin. Kahit sila na lang sana, kaso wala eh. Sila pa yung sinusuka ko kasama yung ibang tao. Alam mo, kanina pa tayo nag-uusap dito eh. Pero di ko pa rin naman alam ko bakit nandito ka. Eh ikaw, ba't ka ba nandito? Di mo ba alam? Teritoryo ko to. Itatanong ko ba kung alam ko? O edi ikaw na pilosopo. Pero ang ganda ng lugar na to. Pwede pa ba ako bumalik dito? Pwede naman. Kaso 50 entrance. Grabe naman. Ba't ka ba nga kasi napunta dito? Kasi gusto ko na mawala. Yung anak mo, ang tigas ng ulo. Anak mo rin siya. Pero wala kang anak na bakla. Hindi bakla ang anak mo! Hindi ka talaga marunong makarating! Puro abaklaan yung sinasabi mo! Ano bang sinasabi mo? Itinuloy mo pa rin yung pagiging med na kahit ayaw ni Papa! Sinubukan ko lang naman, ha? Aba! Lumalaban ka na ngayon! Bakit? Sinubukan mo! Sinubukan mo sumaway! Ngayon, nag-aaway si Mama at Papa! Tigilan mo ako, pumuntahan ko si Mama. Hindi pwede! Anong tigilan dito? Miguel! Huwag mong itago yung anak mo! Kaya nagiging ganyan yan! Walas ka na dito. Ano na naman ito, kuya? Akala ko ba iiwan mo na? Sa tingin mo ba kaya ko yung gawin sa'yo? Oo, alam kong kaya mo. Nakaya nga nilang iwan ako. Ganito lang naman ako, diba? Kuya, matapang at matatag ako, pero hindi ko kaya nagkakaganto ka. Sana, di kita kayang pagtanggol. Ganito lang ako eh. Ito yung sarili ko, hindi ko kayang maibango. Kuya, tama na. Pahinga ka muna. Magagabi na pala? Oo, oh, malapit na tayo maghiwalay. Walang tayo. Kunyari. Pero, huwag mong pilitin na maula ka sa bundong to. Huwag kang susuko. Dami-daming may gustong magtagal dito tapos ganyan ka. Kung may problema ka,
Balik ka lang dito. Sige, kung may 50 ako at kung may kwenta yung problema ko. Kahit libre na. Pero saan talaga huwag ka nang bumalik eh? Ayaw mo lang saan kasi malambot ako gumalaw. Hindi. Gusto kita pero ayaw ko nakikita kang nahihirapan. Kita pa tayo? Siguro. Pero ganun ba kadali sa'yo lahat? Lahat lang yun. Hindi ko na lang kasi pinapansin o inaalala yung mga sinasabi nila sa atin kung ano ba talaga ang isang lalaki at isang babae. Ako, babae ako pero paninindigan ko kung ano at sino ko. Salamat. Hindi man tayo sintayag na mga inaasang bilang isang babae o isang lalaki. Kailangan natin mabuhay para sa sarili natin mismo. Sintayag ng mga pangarap at gusto natin. Dami mo na sabi. Basta wala kang inaapakan tao, huwag kang manghinayang. Siya, tara na. Time, malalagot pa kapag tayo nahuli dito sa taas. Salamat. Sige, ingat. May jowa ko pala. Kyle. Hindi mo na. Pre. Si mama na sa ospital na naman. Ba't na sa ospital? Nakalimutan mo, mag-anak. Sugalak ka, di minabot, kamay abot, tanaw, pero di makagalaw. Tayong dalawa lamang ang nakakaalam, ngunit hindi naman sino nga ba ang pagbibigyan ko? Makikinig nga ba sa isipan na alam ang wasto? Ngunit pipigilan ang pag-ibig niya na totoo. Iindak na lamang ba sa tibok ng puso mo? At asahan kong hindi mo lamang aapakan ang aking mga paa. Sasayaw ang may alam habang nandun sa pag- Snap you! It's me! Pagod na pagod na! Hanggang dito na lang, Jomar! Hindi ko na kaya! Handa sarili mo para may mas maggusto sa'yo! Okay lang naman po sa site pa. Okay lang naman po sa site pa. Kung magaling niya sa math. Mali. Kung magaling niya sa math, sana magiging tunay na lang ako. Diretso na ulit, diretso na ulit. Kasi kung tunay ang lalaki, dapat magiging matalino yun sa math. Diyan, yung daliri. Kakampihan niyo na naman yan. Gusto ko to kasi lumaki. Charot. Hayaan mo na. Ma! Lagi na lang siyang naiinggit. Charot, mali. Ma! Nabaklaan mo lang lahat yung iniisip mo! Ano ba sinasabi mo? Sagot? Sagot? Oh, di ka makasagot? Pupunta ako si mama. Bilan mo na sa ramdam! Puro ang makalaan yung iniisip mo! Tinuloy mo pa rin yan, pagiging mad niyan kahit ayaw ni Tama pa! Tropa!
nakakaramdam. Nuloy mo pa rin yung pagiging med na kahit ayaw mo ni Papa. Ayaw mo ni Papa. Pwede! Ano ganito? Ano nangyayari dito? Miguel! Tama na! Miguel! Yeah.